Hello mga bata! Nung nakaraang linggo, napag-aralan natin ang tungkol sa buhay ni Adan at Eva. Ngayon naman, alamin natin kung anong sumunod na nangyari sa kanila. Pwede na ba kayong makinig mga bata? Tara, pakinggan natin ang kwentong ito. Si Cain at si Abel. Si Adan at Eva ay pinagpala ng Diyos bilang mag-asawa. Biniyayaan niya sila ng anak. Nang isilang niya ang kanyang anak na lalaki, Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at ito nga'y si Abel. Si Abel ay naging pastol at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ng Diyos. Anong ikinagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay parang mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais itong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Ay, bakit? Ano bang gagawin natin doon? Halika, may papakita ako sa'yo. Sumama naman ito. Ngunit, pagdating nila sa bukid, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain. Nasaan ang kapatid mong si Abel? Ha? Hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka na magaan. Wala ka nang matitirahan at magiging nagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito. Ngayon, pinapalayas mo ako sa lupang ito upang malayo sa inyong paningin. At maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sinumang makakita sa akin. Hindi. Paparusahan ko ng pitong ibayo ang sinumang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Ayun mga bata, napakinggan natin sa kwento na ibinigay ni Abel ang pinakamabuti at pinakamagandang handog niya at ito'y kinalugdan ng Diyos. Tayo rin mga bata, tularan natin ang kanyang ginawa. Kapag tayo'y maghahandog o mag-aalay sa Diyos, ibigay natin yung pinaka-best. Dahil ito ay isang paraan ng pagpapakita natin ng pagsamba sa Kanya. Ano nga ba ang mga bagay na pwede nating ihandog sa Diyos? Pwede nating ihandog ang ating oras, talino, talento, kakayahan, kayamanan at higit sa lahat ang ating pagkatao. Gamitin natin ang lahat ng ito para sa ikakapuri ng ating Panginoon.